lang na mag-endorso sapagkat may kasabihin nga tayo, evil exists because good men do nothing. Alright. Kaya pala hunda. Okay. Dito naman sa bandang kaliwa, hindi sang-ayon. Kapiling natin si Brother Eli Soriano, Presiding Minister ng Church of God in Jesus Christ. Sa pananaw ko po, hindi dapat mag-endorso. Unang-una, ayon sa konstitusyon, dapat tayong bumoto according to our conscience. Hindi sa konsyensya ng religious leader. At hindi mawawala ang corruption sa gobyerno habang may politics ng utang na loob sa bansang ito. Dahil sa kai-endorso, kinakapital ng religious leader yung kanilang grupo para makakuha ng pabor sa gobyerno na siyang pinanggagalingan ng graft and corruption. Alright. Your consent. Personally sa akin, I'm a progressive priest. Ah, no? Pwede. I endorse. I would endorse. No? Okay. Eh, tuloy yung revolusyon eh. Brother Eli, sabi mo kanina, ang hirap kasi dito, pag pinagsama mo yung religion sa politika, parang ginagamit yung religion as a political capital. Will you kindly explain ano that? Yun? Ano ba ibig sabihin mo dyan? Ano political capital? Ay, kasi ang religion sana gamitin sa mga bagay na pampanginoon, hindi sa mga bagay na temporal, kagaya niyang eleksyon at pag-i-endorso ng kandidato. Unang-una, yung sinasabi ni Father Anton na kailangan daw yung panig niyang tinitindi kay ganun ang gawin, it's a failure. 500 na ang Catholic Church sa Pilipinas. Hindi na-solve ang graft and corruption sa Pilipinas. Dahil nga dyan, saka i-endorso ng kandidato at kapapakialam ng mga religious leaders. At alam niyo ang ginagawa ng nangyayari. Ito, ang nangyayari, kahihiyan pa ng inyong Diyos. Di ba kahihiyan nung grupo ni Almeida na nagpatong pa ng kamay na gano'n, kananalo, hindi lang nananalo. Kahihiyan yun eh. Obet, how do you react to that? Kahihiyan natin ng kahihiyan ng ating Diyos. Huwag na nating idamay ang Diyos natin sa bagay ng politika. Dahil, halimbawa, sinabi ni Kamanalo, ang inuboto natin ito, eh sugo ako ng Diyos. Di tama dapat ang sinabi ko, eh natalo yung kandidato niya. Eh di mali ang Diyos mo. Para sa akin. Go ahead. Ang sinasabi ng Biblia ay ganito. When the righteous are in authority, the people rejoice. Good. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Okay. Abay, so, ang tagal-tagal ng panahon, Oscar, na lahat ng mga mamamayan natin naghihirap. Bakit? Okay. Sapagkat walang tumatayo sa katuwiran. Okay. Okay? Ngayon, sino nga ba ang tatayo at magtuturo ng katuwiran? Mm-hmm. Kundi ang mga mangangaral ng salita ng Diyos. In other words, sino wala sa Biblia yun? Wala sa Biblia yun. Tutula ko ron. 17:5 ng Jeremias, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Tapos, eto pa. Eto, nasa Biblia. Awit 146:3. Ang sabi, Psalms 146 verse 3, ang sabi ron, huwag niyong ilagak ang tiwala ninyo sa mga pangulo o sa mga anak ng tao na walang pagsaklolo. Hindi ka sigurado diba yan. Iba ang premise nun, Eli. O, di ba? Ito ha, isang buhay na karanasan, inidorso ng Iglesia ni Cristo sa Erap. Ano nangyari kay Erap? El Shaddai din. Di ba? Ang El Shaddai inidorso sa Erap. Ano ngayon? Ba't hindi niyo tinulungan si Erap? Tinalikuran mo lang. Mahirap eh. Sasagot lang. Diyos at pagmamahal sa bayan. Okay. Kasi itong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya sa akin, alisin na natin yung mga philosophical ano eh. Ang importante ay yung pagmamahal sa bayan. Sa Biblia yun. Kayo nga namimiloso po. Yung pagmamahal sa bayan ang importante. Hindi dapat endorso. Brother Eli, wala sa Biblia. Airtime ko muna. Respetuhan muna tayo, okay lang? Yan ang problema sa'yo, walang respeto eh. No? Debate ito. Allow dito na sumagot pagka meron ka dapat isagot. Huwag ka lang manggugulo. Okay. Muna. Sandali lang. Paano kung mabait sila sa inyo? Lalabanan nyo pa ba sila kung mabait sila sa inyo? Kung gagawa sila ng pabor sa Couple for Christ? Di ba ganon? Kaya nga na hindi nawawala yung politics sa utang na loob sa atin ang magiging dahil sa ganyan eh. Pabor doon, Brother Eli, sir. Na kailangan may tama at mali. At dapat mag-endurso ang simbahan para matuto ang mga tao. Kasi in the end,
choice naman ng sariling tao ang pagboboto. Hindi nag-endorso si Kristo, iho. Hindi nag-endorso si Kristo. Nagbigay siya ng guidelines kung sino ang dapat piliin. Pero never na may tinuro siyang tao na in-endorso. Yun okay. Ang dapat gawin ng simbahan. Magbigay kayo ng guidelines. Huwag kayong mag-endorso. Mike, okay, Mike. Go ahead, Mike. Hindi naman ako dapat... Tayo po yung simbahan. Your... Sinabihan nun, individual person. Aha. Render unto Caesar the things that are Caesar and unto God okay. The things that are God's. Ang ginagawa ng simbahan, you render unto God the things that are God's. And I will tell you, yung simbahan, I will tell you to render unto Caesar the things that are Caesar's. Ginagawa ng simbahan, masyado ng pangdidikta, paninikil sa karapatan ng tao dahil, halimbawa ako, ako na, pwede na ako. Pwede kong sabihin, si Governor Pagdanganan, boboto ko eh. Natitiyak na nga niya ngayong gabi, boboto ko siya. Pero, hindi ko siya i-endorse sa membro namin. Kasi, pag siya'y naging kurap, bandang huli, nilalagyan mo pa ng cargo de consciencia yung membro mo. Ha? At kung halimbawa, hindi ka sinunod ng membro mo, nilalagyan mo rin siya ng cargo de consciencia dahil siya, eh hindi masunuring ng simbahan. Hindi sumusunod sa leader. Aha. Kaya dalawang kasalanan ang ginagawa mo sa membro mo. At dinidisregard mo totally yung sinabi ni Jesus Christ na dapat i-respect. Render unto Caesar the things that are Caesar's and unto God the things that are God's. Okay, Father Anton, okay. Para po mailagay sa kamay at desisyon ng tao, hindi kailangan mag-endorse on sino man religious leader. Kailangan magbigay sila ng guideline, yung galing sa banal na kasulatan na mapanggagalingan ng magandang gobyerno. Kung sino ang maaaring makapamahala ng maganda, yun ang dapat nila ibigay yung mga katangian. Pero mag-endorse ng personal na tao, inaalisan mo na ng karapatang mamili ang miyembro mo. Para ba sila puro tanga na at ikaw na lang ang magdidikta. Diktador ang labas mo niyan. Yan ang masasabi natin. Oh, Father Anton.